pumunta dito dahil sa sasabihin mo. Kaya ngayon magsabi ka sa akin ng totoo. Anong alam mo tungkol kay Gio at sa babae niya? Pag nalaman ni Clarisse na ako ang babae ni Gio, magigilty na naman si Gio. Pagkatapos nun, magbabati sila. At saan ka doon, naghihintay na masira ulit ang marriage nila bago ko pa makapasok. Hindi ka makasagot kasi wala ka naman talagang sasabihin. Kasi gusto mo lang ako papuntahin dito, tama ba? Hindi mo sinabi kay Clarisse yung sikreto naman ni Gio. Tama lang na makipagtulungan ka sa akin. You won't regret the center. Makukuha mo rin si Clarisse. Sundin mo lang ang sinasabi ko sa'yo. Mommy! Daddy! Dito ka na po ba titira, Daddy? Depende po kung kailan akong maisipan ang puni ni Clarisse. Bumabalik na yung dating Gio na nakilala ko. Lumalaki na yung pag-asa na maayos niyo ang lahat. Sa Saturday na yung wedding anniversary namin ni Gio. Malapit na pala yung anniversary namin. Maulit pa kaya yung dati. Kung ako sa'yo, gawan mo na ng paraan. Nagiging yellow na sa akin si Gio. Seriously, I have to do something. Bago pa ako magising tapos nun wala na si Gio sa tabi ko. Gio? Happy anniversary. Anniversary! Sabay pa tayo. Pero sa Saturday pa naman yun eh. Clarisse, baka gusto mong lumabas tayo. Kahit dinner lang. Clarisse? O sige, kung ayaw mo, okay lang. Hindi. Payag ako. Talaga? Sige, salamat, Clarisse. Salamat. Yes! Yes! Angel, ano? Umayag siya. Wow! Angel, ayos! Salamat. Pamangkin, mukhang may chance akong makabalik. Sana nga, sana. Di bale. Thank you. Naku, Mari! Alam mo, galingan mo dun sa Sabado, ha? Sa date na ni Gio. For sure. Ang saya niyan. Hindi pa nga rin ako makapaniwala hanggang ngayon na naalala pa rin yung anniversary namin. Hindi pa rin pala niya nakakalimutan. Eh, Mars, paano kapag tinanong ka ni Gio tapos sinabi niya sa'yo, Clarisse, magbalik ka na tayo. Siyempre, hindi naman agad-agad yun. Ano ka ba? Pero nagsabi na rin ako kay Mama. Nahanda na ako. Handa ka na? Handa ka nang tanggapin siya ng buong puso? Handa akong bigyan si Gio ng isa pang pagkakataon. At yung marriage namin. At handa na rin akong agawin siya sa kabit niya. Come in and close the door. Ms. Veron, pinapatawag niyo po ako. Yes, Zander, please sit down. Aware ka naman siguro na nagiging malapit na naman sa isa't isa sina Gio at Clarisse. Alam ko. Alam mo rin siguro na malapit na rin silang mag-celebrate ng wedding anniversary nila. Narinig ko nga ako eh. Hindi ka ba natatakot? Baka magkabalikan sila? Of course, we don't want that to happen. We need to do something. I need your help. Ms. Veron, alam ko naman po kung anong gagawin ko eh. Kaya hindi na ako kailangan diktahan pa. Ngayon, kung wala na kayo bang sasabihin sa akin, babalik na ako sa pwesto ko kasi marami pa akong trabaho ang gagawin. Excuse me.
anak. Dapat magandang maganda ka. Ninang, ako na. Ay, naku, hayaan mo kung gumawa nito. Tsaka, dapat medyo seductive. Kaya ibaba mo ng konti. Ay, ayan. Ninang, wag na. Ako na. Kaya kong ayusin yung sarili ko. Sus! Yung kabit nga ni Gio, kulang na lang ibalandra yung kaluluwa eh. O, kala ko ba makikipagsabayan ka? Ay, Ninang, hindi sa ngayon. Seryoso tong pag-uusapan namin ni Gio. Uy, nagpapakatotoo na. Feeling ko talaga... Gusto na rin ni Gio na pag-usapan namin ng masinsinan eh. Tama yung anak. Kung ano man yung gusto, tansyahin nyo na para magkaayos na kayo. Sana nga talaga magkaayos na kayo. At pag nangyari yun, magpapapizza ako na. Pizza lang? O sige, kahit anong gusto mo, basta magkaayos lang kayo. Kailangan pa ba ng retouch? O konting lipstick. Dapat nga, no? Red ang lipstick niya. Red? Ayan. I'm sorry sa nangyari the other night, baby. Pagod lang talaga ako. Akala ko narinig ko lang talaga na binanggit mo yung pangalan ni Clarisse. Kalimutan mo na yan. Business dinner lang talaga yung pupuntahan mo? Oo naman. Sige, nagtitiwala naman ako sa'yo. Sige na. I have to go. Forget ang kiss package mamaya. Anak, para palang first date mo to eh, no? Oo nga po eh. Ninang, gusto ko pong magpasalamat sa inyo. Kasi simula po nung naging mag-boyfriend kami ni Gio, hanggang sa ngayon na inaayos namin yung marriage namin, nandyan pa rin po kayo para sa amin. Anak, ang gusto lang naman namin naging masaya ka. Oo nga. Tsaka ayaw namin na minuminuto kang lumuluha. Promise po, pag naayos na po namin to ni Gio yung marriage namin, yung sa inyo naman po ni Tito Oliver yung pag-uusapan natin, ha? Makumbet ko yan! Sama ako dyan! O basta, Clarisse, ha? Dapat pagbalik mo rito, kasama mo na si Gio. Ako naman, anak, huwag mo nang iniisip. Basta gusto ko lang maging maayos ka at masaya, okay na ako. Yes. Salamat, Ma. Love. Alam mo na yung mga bilin, ha? Alis na po ako, Ma. Ninang. Ingat ka. Salamat. Order ako ng isang pink lemonade. Uuwi ko lang, Pamangkin. Basta, huwag ka nang paligoy-ligoy pa. Sunggaban mo na yan! Ikaw talaga, Uncle.
na tulad mo ako sa'yo. Bakit ano masama ron? Kayo pa rin ang mag-asawa, tandaan mo yan. Oo na, sige na. Sige na, malapit na ako dito sa restaurant. Eh, dito kami mali-dinner ni Clarisse. Teka muna, malapit ako dyan ah. Pwede ba dumaan ako, mag-ahay lang ako kay Clarisse? Okay, sige, sige, Angel. Pamangkin, galingan mo. Don't forget, kailangan na ni Jade ng kalaro. Oh, talaga ako na. Sige na. Kinababay na. Bye. Tado yun ah. Sige mo ako! Problema mo! Bumaba ka dyan! Zander? Anong problema mo? Sinusundan mo ba ako? Sinusundan? Ba't naman kita susundan? Ikaw nga itong humaharurot eh. Muntik mo na masagi yung sasakyan ko eh. Gago ka pala. Ikaw nga yung sumagi sa akin eh. Alam mo, Gio, huwag ka na kasi magmadali. Nag-aaksaya ka lang ng oras eh. Hindi kasi siputin ni Clarisse. Paano mo nalaman magkikita kami ni Clarisse? Tinatanong pa ba yun? Eh di sinabi niya sa akin na ini-invite mo daw siya. Eh hindi nga lang daw siya makatanggi dahil baka daw sumama yung loob mo eh. Bakit naman ako maniniwala sa'yo? Dahil sinabi niya sa akin. Kaya ako nagpunta dito para sabihin sa'yo na tigilan mo na siya. Tigilan mo na kami, Gio! Hello, Jade? Mommy, sabi po ni Mamala, magdi-date po daw kayo ni Daddy. Totoo po ba yun? Oo, anak. Talaga po? Nandiyan na po ba si Daddy? Magkasama na po ba kayo? Siguro papunta pa lang yun. Ang saya-saya naman po. Isama na lang po siya pag uwi nyo. At sana po, magbalikan na po kayo ni Daddy. Para po maging family na po tayo ulit. Anak, promise ko sa'yo, lahat gagawin ko para mabuo lang ulit ang pamilya natin. Okay po, Mami. Hindi ako naniniwala sa'yo. Wala naman talaga ang relasyon ni Clarisse. Sino may sabi sa'yo? Sarili mo? Gio, ano yung nakita mo sa hotel? Yung magkasama kami ni Clarisse sa hotel. Lahat yung totoo. Dahil matagal na kami may relasyon ng asawa mo. Naniwala ako nung una nung hindi ko pinakinggan si Clarisse. Pero hindi na ulit mangyayari yun, dahil mag-uusap kami. Teka, teka, sandali. Ayaw maniwala. Oh, tingnan mo to. Account namin ni Clarisse to. Ano, Gio? Siguro malabong mga mata mo para hindi yung makita yung mga pictures na to. Gumawa kami ni Clarisse ng private social media account namin. Para sa amin lang dalawa. Para may tago namin relasyon namin sa'yo. Pero ngayon, hiwalay na kayong dalawa. Wala nang dahilan para magtago pa, di ba? Nakita mo na ba yung mga in-email ko sa'yo ng mga pictures? Yes, sir. Okay. Magagawin mo ba ng paraan yun? Oo naman po, sir. Pero Photoshop naman po namin na maayos. Pag kaming mga Photoshop expert ang titingin, for sure, maniniwala sila sa mga pictures. Good. Very good. So, paano, sir? Basta po ako. Ah, sige. Ingat. Tignan ko lang hindi pa kayo magkahiwalay ulit sa gagawin ko. Gio at Clarisse. Baka manloloko! Bakit? Di ba ikaw una nagloko? Kaya Gio, hindi mo masisisi si Clarisse kung bakit nahulog ang loob niya sa akin.
Dahil noong mga panahon na binabasura mo siya, kasama ko si Clarisse. Sinamantala mo yon! Dahil ginamot ko lang sugat ni Clarisse na ikaw mismo may gawa. Kita mo yung mga pictures dito? Kung paano umiti si Clarisse. Yung mga ngiting to ang nangangahulugan na masaya sa akin. At kung ano man mga ginagawa niya kabutihan sa'yo, dahil lang yung sa anak niyo, para magantihan ka. Pero alam mo ang totoo, ha? Sinusuka ka na ng sarili mong asawa. Yun ang totoo, Gio. Saan ka na ba, Gio? Gio, please, sagutin mo. Mahalip kayo! Niloko niyo! Sinira mo buhay ni Clarisse. Kaya tama lang nagantihan ka niya eh. Ano? Effective ba yung acting mo sa kanya? Para akitin ka? Ha? Tapos ikaw ngayon, ano ka naniniwala ka naman sa kanya kaagad? Pwes, karma mo yan. Gago ka! Ano? Hindi pa't hanggang ngayon kasama mo pa rin yung kabit mo? Kaya dun ka na! Magpakasaya ka na dun. Pwede ba? Lubayan mo na kami ni Clarisse, ha? Lubayan mo na kami! Saan ka na ba? Saan ka na ba, Gio? Tarantado ka pala eh! Ikaw yung hindi tumitingin sa lalakaran mo! Tarantado ka! Excuse me, anong nangyayari dun sa labas? Ma'am, nag-away po yata eh. Excuse lang po ah. Salamat. Ano, ha? Gio! 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 Tumigil ka na! Gio! Tama na! Tama na yan! Anong ginagawa mo? Ano, Uncle? Bakit ka nang gugulo? Kailangan ko makausap si Clarisse. Sa ganitong paraan? Pakausapin mo si Clarisse ganito?
Agad pabayaan mo ko. Kailangan mo ko si Clarisse. Sandali! Clarisse! Clarisse! Kaya ka muna! Pag wala na yung init ng ulo mo, tsaka mo kausapin si Clarisse, sumakay sa kotse! Angel, kailangan ko makausap si Clarisse! Pakikinig ka ba sa akin o hindi? Sumakay ka! Sumakay ka! Gia's not at home. Oh my God! Baka magkasama sila ni Clarisse at Gio ngayon. O baka naman kay Clarisse na uuwi si Gio ngayon? No, hindi pwedeng mangyari yan. Maraming pwedeng mangyari kapag nagsama sila. Pwede silang magkabalikan. Hindi naman sa nega ako ha, pero di ba ikaw nga nagsabi na iba na yung tingin ni Gio kay Clarisse nung nasa resort sila? Gio? Gio? Ma'am, pasensya na po. Pero magsasara na ho kami. Ganun ba? Hindi. Sige. Salamat. O yan, malayo na tayo. Ngayon mo ilabas lahat ng sama ng loob mo. Malayo kayo! Sige, parang magpapalyo ko. Kahit paano sabihin nyo, hindi na magbago yung isip ko. Magsama kayo! Sali pa rin talaga. Hindi pa naman siguro malabong mga mata mo para hindi yung makita yung mga pictures na to. Gumawa kami ni Clarisse ng private social media account namin. Para may tago na may relasyon namin sa'yo. Tama yung inala ko eh. Dapat hindi ako nagpadala sa emosyon ko. Dapat hindi ako naniwala kay Clarisse. Gio! Gio! Mamahim sila! Tama na. Mamahim sila! Gio, tama na. Hello? Zander, napatawag ka? Kumuha na ako ng paraan para hindi magkita si Gio at saka si Clarisse. Oh, really? Oo. Oh, pinamukha ako sa kanya na may relasyon kaming dalawa. Galit nga si Gio eh. Muntik pa kami magpatayan. Kaya sigurado ako hindi na matutuloy yung anniversary date nilang dalawa. What? Sinaktan mo si Gio? Siyempre. Pinagtanggol ko yung sarili ko eh. Kaya malas niya lang. Mas malakas pala ako sa kanya eh. Hindi pa rin sapat na dahilan yan para saktan mo si Gio. Sapat ng pambubugbog ang ipinamukha mo sa kanya na may relasyon kayo ni Clarisse. Grabe naman kayo sa akin, Miss Veron. Anong gusto niyong gawin ko? Hayaan kong masaktan yung sarili ko? Maging punching bag ni Gio? Dapat nga matuwa pa kayo dahil pabor pa sa inyo itong ginawa ko eh. Aba, Zander! How rude! Ano? Panataya na yata ako ni Clarisse ng cellphone. Huwag mo na ngayon tawagan. Pag nawala na yung galit mo, tsaka mo kausapin si Clarisse. Kasi baka mamaya kung ano pa masabi mo, lalo pang lumala. Angel, sana panaginip lang lahat ng to.
Sana pagising ko bukas. Okay na yung lahat. Sana walang Zander na magsasabi na may relasyon sila ni Clarisse. Alam mo, nagdududa na ako dyan sa lalaki na yan eh. Mukhang nagsisinungaling. Hindi, Angel eh. Pinagtagpi-tagpi ko lahat. Siguro nagbulag-bulagan lang ako kasi akala ko totoo na si Clarisse sa akin. Pero tama si Zander eh. Kita-kita ko sa social media yung account nila, yung mga panluloko nila sa akin. Kita-kita ko lahat ng pictures nila. Angel, ang sakit eh. Sana hindi nila ako pinahasa ulit na pwedeng maging kami ni Clarisse. Okay na ako nun, Angel. Naka-move on na ako. Sana nang talaga hindi na ako naniwala na may pag-asa pa sa amin ni Clarisse. So, higit 10 milyon ang nakasubscribe sa GMA Network YouTube channel, ang fastest growing channel sa Asia. Nakatanggap tayo ng Diamond Play Button Award mula sa YouTube. Higit sa 10 milyon ang aming pasasalamat. Hanggang sa susunod na 10 milyon, magkita rin tayo mga kapuso!